Of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt, yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Grace freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Gandang umaga po sa ating lahat. Tunay na napakadakila ng Diyos dahil araw-araw tayo ay binibiyayaan niya ng buhay upang ang bawat isa sa atin ay magamit niya sa ganitong mga gawain. Kaya papuri ang pinapaabot natin sa ating Panginoon. Alam ko po sa kabila ng nararanasan natin ngayong pandemic, alam ko na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tayo sandaling manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na muli ay gagamitin mo ang iyong anak upang magpahayag ng iyong mga salita sa amin sa oras na ito. Nawa ang banal na Espiritu ang patuloy na magbigay sa amin ng mas malalim na kaalaman upang maibahagi namin ang iyong mga salita sa aming mga kapatid, higit sa lahat sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Pagpalain mo po ang iyong lingkod sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Ang ating pong teksto na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa book ni John. 1 John chapter 3 verses 1 to 3. At ganito po ang sinasabi. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Diyos, Ama. Tinatawag niya tayong mga anak at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Verse 2, mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. At last verse, verse 3, kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. In our scripture for this morning, John reminds that we are children of God. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Sabi doon sa aklat ni Juan din, sa chapter 1 verse 12, sabi po doon, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Malinaw po na tuturing lamang tayo ng Diyos na Kanyang anak kung siya ay ating tatanggapin at tayo ay mananalig sa Kanya at tayo ay magiging may karapatan tayong maging anak ng Diyos. At pangalawa, gusto ko pong ibahagi sa tekstong ito sa Galatians 3:26, sinasabi doon, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Malinaw po rito na tayo ay, kung tatanggapin natin siya at tayo'y mananalig, tayo ay Kanyang anak. At pangatlo, sa 2 Corinthians 6:18, sinasabi, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. So bilang mga believers, ang ating pong sariling halaga ay base o katunayan na ang Diyos ay napakalaki ng Kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin na tinatawag natin siyang Ama at tayo ang Kanyang anak. Knowing that we are His children, we should encourage to live as Jesus did. Alam po nating lahat na bilang tumanggap at nanampalataya sa Panginoon, hindi po nagtatapos doon. Tayo po, sinasabi dito ay dapat ma-encourage tayo na mamuhay kung papaanong si Jesus ay namuhay nung siya ay nasa mundo nung mga panahong yun. Sabi nga, kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Knowing that it is our ultimate destiny should motivate us to purify ang ating pong mga buhay, ang ating mga sarili, no? Dapat nandun yung motivation, no, na encouragement na meron po tayong gagawin. Tayo po ay kailangan linisin natin ang ating mga sarili. Sabi po dito, to purify means
to keep morally free from the corruption of sin. God also purify us. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. Meron po tayong aksyon na gagawin, no? Remain morally fit. At yun po ay sinasaad din sa 1 Timothy chapter 5 verses 22. At ganito ang sinasabi. Ito po ang ating gagawin. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Kaya nga po ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. At ito ay sinelebrate natin last Sunday ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Ito po ay pinagbayaran niya na sa krus ng Kalbaryo. Kaya magiging walang saysay kung tayo po ay magpapatuloy, mananatili pa rin sa pagkakasala. John also remind us that as children of God, we are created to be like Him. Di po ba, kung ama natin ang ating Diyos at tinuturing tayong anak ng Diyos, dapat ay maging mamuhay tayo na kamukha ng ating ama. Sa ating mga kilos, sa ating mga pag-uugali, sa ating buhay, we are called to be the hands, feet, and heart of God in the world. Ano pong ibig sabihin nun pag sinabing ganun, no? Tayo yung mga kamay, paa, puso, no? Kumbaga tayo yung representative ng Panginoon dito sa mundo na ating ginagalawan. Ibig sabihin pag sinabing we are created, no, to be like Him, no, to be the hands of God, no? Siguro po sinasabi yung reaching out, no, yung pagtulong. Di po ba ginagamit natin ang ating kamay, no, sa pagtulong sa ating kapwa, no? At pag sinabi naman feet, ito po ay yung pangangaral ng kanyang banal na salita. Tayo po'y humahayo. At pangatlo na binanggit dito ay yung sinabi na yung heart of God, no? Yung puso, may puso. Sabi dito sa mga nangangailangan, we must be humble enough. We must be purity of heart, no? At sa pamamagitan po nito ay ito lamang yung magiging paraan, no, na makikita sa atin ang ating ama na ating pinananaligan, no, sa pamamagitan natin, no. Sabi nga, we are His hands, His feet, and heart of God in the world. Di po ba napakaganda noon na if we love God, no? Sabi nga, dapat makita rin yung pag-ibig, pagpapatawad ng ating Panginoon sa atin. And it wouldn't be wonderful kung tayo ay one met us, and because we resembled our Father, that person came to believe God. Di po ba napakaganda no na maging katulad tayo? Sabi nga, resembled our Father. No, yung makikita ka ng iyong kapwa. Meron po akong narinig na isang tao na nagsabi sa kanyang kaibigan, para kang Diyos. Parang nadadama ko sa iyo ang larawan ng ating Panginoon. Ibig sabihin ay nakikita yung
buhay, yung ating ugali, yung ating pananampalataya na merong pagbabago at nagiging katulad natin ng ating Panginoong Jesus. Para po sa ating pagtatapos, sa ating maikling pagbubulay-bulay ngayon, gusto ko po na iwanan sa inyo ang isang verse na ito na matatagpuan din po sa 1 John na binasa ko kanina. Sabi niya, "For many Christians, they know and memorize this verse, but by heart, they don't practice it." Di po ba nakakalungkot? Sabi doon, dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kapwa kapatid ay hindi anak ng Diyos. Di po ba napakabigat na sinabi dito? Sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Sa ating pong conclusion sa araw na ito, yamang tinanggap ng Diyos tayo bilang anak niya, ay hindi na tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat siya'y may bagong buhay nang galing sa Diyos. At yamang ang Diyos, ang Ama natin, hindi tayo maaring magpatuloy sa pagkakasala. Ito ang maikling pagbubulay-bulay natin ngayong umaga. Sa Diyos ang papuri. Amen. Tayo'y manalangin. O Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa pagkilala mo sa amin. Tunay Panginoon, kung Ikaw ay aming tatanggapin at mananampalataya, kami ay iyong anak. Nawa Panginoon, ay maingatan namin ang aming sarili na maging maglinis ng aming buhay. Yamang kami ay may bagong buhay na sa iyo, Panginoon. Nang Ikaw ay mamatay at magdusa sa krus at muling nabuhay para kami ay magkaroon ng kalinisan at ng pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat o Diyos, nawa Ikaw ang maghari sa aming buhay araw-araw upang kami ay hindi magkasala. At Lord, nawa ay sa aming mga kahinaan, nawa kami ay iyong patawarin at baguhin araw-araw, Panginoon, through the help of the Holy Spirit, Lord. Lord, nawa ang mensaheng ito ay tumimo hindi lamang sa aming tenga at pakikinig, kung hindi ito ay mai-apply namin sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Nawa ay napagpala kayo sa mensahe ngayon na inyong narinig. Nawa ay ibahagi niyo ito sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, higit sa lahat yung mga alam niyo na wala pa sa Panginoon. Ito ang oras upang ito ay maibahagi natin sa ating mga kapatid. Salamat sa inyong pakikinig araw-araw sa ginagawa naming prayer covenant every day from Monday to Saturday at 6 o'clock in the morning. Nawa ay lagi kayong sumubaybay upang marami tayong mga aral na matututuhan spiritually with the Lord. So, God bless, stay safe, pagpalain tayong lahat ng Panginoon.